maganda na yung panahon ngayon at yan ang gusto ng mga magsasaka, buulan, aataw. Hindi alam na ano na ito is pwedeng maging pagkain. One or two decades, merong outbreak sa baboy ang campaign niya, lalo sa mga kabataan. Para mas makakampaign tayo ng pag-aalaga ng isda. Pag-aalaga natin, pag-uusapan po natin ang mga negosyong pangkabataan. Mag-agree na tayo! Magandang araw, ako po si Amy Boyko. Ito na naman po ang ating episode para sa Mag-agree na tayo. Kasama po natin ngayon si Engineer Rosendoso, Chairman ng SINAG o Samahan ng Industriya at Agrikultura. Rosendo, kamusta? Yeah, Amy, magandang araw at magandang araw sa lahat. Of course, ngayon pag-usapan na naman natin ng agri, no? Ito is ang topic na kailangan natin kasi ang food security nagsasalalay dito sa pagkain natin. Opo. Kaya nga maganda tong show natin kasi nabibigyan natin ng prioridad ang agrikultura. Lalo na po itong crop production kasi ito ay mga commodities o pangangailangan talaga natin. Yes, oh. Maraming topic ang pag-uusapan, pero ngayon ang gusto natin iano yung sa corn industry, no? Yung sa corn industry kasi yung mga chips na kinakain natin galing din sa ano yan, sa corn, no? Mm-hmm. Kaya yung mga pagkain ng hayop galing din sa corn yan, no? And yung white corn na sinasabi natin, na kinakain natin, production din natin. Kasi pagka, hindi yun, yung kinakain natin na puti, hindi pwede imported kasi dapat fresh na ani yun. Kaya maganda yun pagka magkakaroon tayo ng mataas na production, yun, hindi pwede mag-import yun. So, yun ang masasabi natin sa mga kasama natin sa nanonood ng dito sa Agri Group natin. Kasi do na basa ko kanina na ang mga produktong agri ngayon pataas. Lalo na po yung mga gulay, yan yung mga crop nga natin. Pataas po ang bentahan natin ngayon sa market. Yes, oo. Yung livestock pataas na rin, no? Ang presyo dahil sabihin natin, malaki ang nawala, no, doon sa baboy. Yung sa chicken naman, last few months kasi maraming lalugi, no? Pero ngayon, pataas na rin yung presyo dahil konti ang nag-alaga, no? So, makikita natin na mukhang magiging positive sign naman yung magpapasok sa agri. Yan, isa yan sa mga good news natin ngayon. Sa dahil ng mga negative na nangyayari sa atin, meron pa rin pong mga positive. Yan, yeah. Tumataas po ang mga presyuhan. Kaya, mag-agree na tayo. Di ba, Kasendo? Yeah, mag-agree tayo. No? At ito is, yun ang gusto natin na anyayahin mga kasama natin. Huwag mawala ng pag-asa. Bumalik sa agri, di ba? Yes po. Sa totoo siya na, malaki ang lupa ng Pilipinas. Oo. Maraming nakatiwangwa, no? Yung mga iba sinasabi, dahil doon sa conversion. Pero kung titingnan natin, yung National Highway na lang, mula Manila hanggang dito sa Norte, nakita natin ang daming nakatiwangwa. So, hindi yun ang rason, no? Dapat tingnan natin yung mga area na pwedeng tamnan. Magtanim pa rin tayo para at least yung food security natin. Kailangan pa rin natin yung local production. Saka kasendo, malaki ang matitipid ng bansa natin kung hindi na tayo mag-i-import sa iba.
Yes, oo, yung dollar natin. Ito mo yung dollar nga natin eh, di ba? Yung sabi, dahil walang masyadong importation ng other things, no? Hindi lang sa yung mga outside agri, maraming hindi pumapasok. So, yung reserve natin eh, tumaas ka agad yung ano natin sa dollar, di ba? Naging 48 na lang. So, kung makikita natin kung walang masyadong lumalabas na pera natin, advantage yan dito sa ating bansa. Saka syempre, matutulungan din natin yung mga kababayan natin. Oo, yung job natin dito, kailangan natin. And nakikita naman natin maraming OFW na bumalik na dito sa ating bansa dahil dito sa pandemic. So, kailangan talaga na magkaroon ng bagong mga ideas and na mapakita natin sa mga kasama natin na gusto pumasok sa park. Alam mo yun, Kasendo, pag napapanood ko yung mga palabas sa ibang bansa, yung mga Hollywood, pag pinakikita nila doon yung mga farmers, ibang-iba sa Pilipinas. Kasi doon, ang yayaman ng mga farmers, ha? Talagang makikita mo, iba. Bakit po kaya ganon? Yung farmers kasi doon, malawak yung mga lupain nila. Dito kasi, limited tayo eh. Nasa, ang average farmers natin, nasa 3-4 hectares lang. So, kung dalong kaliit talaga, mahihirapan. Of course, sa 1 hectare, kung mag-jackpot ka sa tanim ng palay, kikita lang ka lang ng maximum siguro nasa 40 to 50,000. Maliit lang. Compare sa kung malaki yung lupain mo, siyempre, mas malaki yung makukuha mong pera. Noong nakaraan po, nag-usap tayo, pinag-usapan natin yung pagiging seed grower at yung advantages po nito sa ating mga magsasaka. Ngayon naman, pag-uusapan naman natin kung ang production ng mais dito sa Pilipinas, Kasendo. Yes, oo. And lalo ngayon, itong this coming month, no? Marami yan magtatalim ng mais dahil walang masyadong ulan. Ang mais kasi hindi kagaya ng palay. Kailangan ng maraming tubig. So, itong iaan natin, at least timing, no? Timing na malaman ng mga farmers kung anong advantage na magtanim ng mais, tsaka anong klaseng mais ang tatanim. Interesado ako dito kasi kung di mo natatanong, marami pong maisan dito sa Nueva Ecija. Yes. Marami. Yung tipong lalakaran ng mga tao dito ay talagang taniman ng mais. Pagdating po sa bahay namin, nako, ilalaga na lang. Ganon. May merienda ka na. Oo. And makikita natin na na ang Pilipino, no, na farmers talagang maski walang kita, gusto pa rin nila mag-farming, no? And dahil yung food iniisip nila, no? Talagang gusto nilang tumulong dito sa ating bansa. Kaya nga dito sa ating programa, pag-uusapan natin ng iba't ibang uring negosyong pangkabuhayan. Di ba, Kasendo? Yes, oo. At ito, isa maganda yan dahil makikita natin na balik probinsya, no? Yung programa ng government natin. And siyempre, kung balik probinsya, dapat may gagawin yung mga tao. Kung walang gagawin, wala silang babalik na naman na sa Metro Manila na walang trabaho, no? So ang importante kung balik probinsya, may gagawin sila rito sa probinsya. And pinakamaganda rito sa probinsya is yung agriculture. Opo. Kaya nga po sa aming pagbabalik, may makakasama po tayo na tutulong sa atin kung paano ba magtanim ng mais, anong klaseng mais ba ang dapat nating itanim, at kung ano-ano pang mga dapat nating malaman sa pagsisimula ng produksyon ng mais. Dito lang po yan sa Mag-Agree na tayo.
nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Tulad po na nasabi natin kanina, pag-uusapan po natin ang produksyon ng mais dito sa ating bansa. Kasendo, sino po makakasama natin ngayon? Yeah, ang kasama natin ngayon, of course, ang isang farmers na talagang nakatutok sa farming, no? Ito is taga San Nicolas, Villasis, Pangasinan, si Manong Roberto Padilla or si Kababi. Kababi, welcome po ulit sa aming show. Kamusta po? Okay lang po, Kaani. Andito na naman tayo. Pag-usapan na naman natin yung production ng mga produktong pang-agrikultura. Opo. Ngayon naman, Kababi, noong nakaraan na pag-usapan natin yung pagiging seed grower mo, hindi ko alam, nagtatanim ka din pala ng mais. Ang dami mo naman palang tinatanim, Kababi. Opo, Kami. Ganyan po talaga pag medyo ang puso mo nasa pagtatanim. Para alam naman natin ngayon, medyo nakakainan yung mga lupa natin para sa ginagamit nating sakahan. So dapat magtanim pa rin tayo ng magtanim para may makakain ng ating mga kababayan. Kababi, baka ano, pwede mong sabihin sa atin, mga farmers, na ano ba yung mga tinatanim na mga mais, no? Kasi di ba may nakikita tayong mais pang tao, may mais for animal. Baka pwede mong ma-brief kung ano bang tinatanim ng mga magsasaka. Opo, magandang hapon po rin, Kasendo. So, maganda pong topic po to, ano. Marami po tayong tinatanim na klase ng mais. Una po, dito sa ating probinsya, mayroon tayong tatlong klase ng mais na itinatanim. Una po, yung karamihan na tinatanim natin is yung yellow corn. Pangalawa po is yung panlaga. Yung panlaga na to is maraming klase to eh. Mayroon yung patik-batik na panlaga, mayroon yung puti. At mayroon din sa ibang bayan nagtatanim sila pang cornic. Yun po yung mga tinatanim natin na mga mais. Yung yellow corn po, ito po yung sinabi nyo kanina na ginagamit pang corn chips. Ginagawa itong corn chips. Yung iba, ginagawang ihalo ng para sa animal feeds. Yun po yung sa yellow corn. Yung panglaga po, yung mayroon silang iba't ibang klase. Mayroon yung purple sweet, yung batik-batik. Mayroon tayo yung sweet corn. Itong sweet corn po, medyo binibenta dito karamihan papuntang Manila at saka sa Baguio. Mayroon din yung white corn, yun yung sinasabi nyo kanina na pwedeng i-substitute as rice. Pang-substitute po natin yung sa rice or inihalo po sa rice, lalo na pag matigas. Yun po, Sambo. Yeah. Kababi, di ba yung isa pa is yung bandang season, I think season Pangasinan, may nagtatanim yung young corn, yung maliit na corn. Dito sa ano kasi, dito sa ibang area, hindi ko nakikita nagtatanim eh. Nakita ko yung nagtatanim doon. Binibenta rin sa mga company na gumagawa ng ano eh, incan, di ba? So meron din tayo yung malita corn, young corn ba yun? Young corn. Apo. Bago ko makalimutan po kasi doon, mayroon pa rin pala tayong parang contract grower nagtatanim ng mais para pangpakain ginagawang pangpakain ng baka at saka
kambing, yung may mga farm ng kambing. Tupa. Tupa, ayun po. Yun po yung may contract grower po kasi na nagtatanim ng ganun. Binibili nila para gawing pagkain ng mga baka, tupa, saka mga kambing. Ginagawang silage. Ako, ginagawang silage. Marami po palang klase ng mais. Ang alam ko lang po yung sweet corn. Opo ka. Pero yung mga sinabi niyo po, yung yellow corn, hindi po talaga siya pwedeng kainin ng tao. Hindi siya pwedeng ilaga, ganun. Pwede po kaami, pero hindi yung parang pangkaraniwan na ginagawa yon. Siguro yung mga hindi pa masyadong aware na pang ano lang, medyo sinusubukan siguro nila na ilaga. Yung number of days kasi yung number of days, no? I think yung yellow corn umaabot ng 120 days bago inaan. Yung puti na mais, mga 70 days to 75 days inaan na, kaya hindi masyado matigas. Kung lumampas doon, titigas na. And hindi na for human consumption pagka tumigas yun. Ang gusto kasi natin is yung chewable, no? So yun ang stage up to mga ganun na number of days. Tanong ko po, ano po ang kalagayan ng corn industry dito sa ating bansa? Kababi? Kaami, ang corn industry po ng ating bansa ay patuloy-tuloy pa rin po yung pagtatanim natin. So, hindi po tayo nauubusan ng mga bagong varieties para maparami ang produksyon ng mais. Mayroon tayong mga hybrid na mga mais. Kasi po, ngayon, nagkakaroon po tayo ng malawakang problema sa pagtatanim ng mais. Kung naalala nyo po, nung una, wala pa tayong BT na mais, yung may corn borer resistance siya. Una po, pinakilala po yung corn borer resistant dahil po doon sa problema po ng mga magsasaka dahil po sa infestation ng mga corn borer. So, pangalawa po, nung na-develop nila po yung corn borer resistant, ang problema naman po natin na sumunod is yung damo. So, mayroon na naman mga bagong teknolohiya natin na nakapag-develop ng pamatay damo. So, nagiging glyphosate resistant na rin yung mais. Ngayon po, ang malawakang problema po ng mga magmamais ngayon is yung, kung narinig nyo po yung term na FAW, F-A-W, yun po yung fall armyworm. So, pag inatake po kasi yung maisan natin, kahit BT siya, kahit corn borer resistant siya, ina-atake pa rin po ng fall armyworm. So, nakakapagpababa po ng produksyon ng mais natin. Sa marketing naman po, wala rin po tayong problema dahil mayroon pa rin, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbibili kahit bumaba po ang sitwasyon ng ating hog industry. Hindi pa rin po nawawalan ng bumibili dahil mayroon pa rin pong ibang naggagumagamit o gumagawa po ng mga feeds para sa ibang animal industry katulad po ng magmamanok. So, tuloy-tuloy pa rin po yung corn industry natin dito sa ating probinsya, sa ating bansa. Kababi, yung nabanggit mong full army worm, no? Ito ba sa nag-atake? Doon sa grain o mismo doon sa stock? Saan mo siya nag-atake? Kasi ito mas bago, maraming magsasaka. Hindi pa alam itong full army worm, no? So, saan ba ito nag-atake? Doon sa baba o doon sa mismong doon sa bunga? Magandang tanong po yun, Kasendo. Actually po, yung fall armyworm, umaatake po
7 days after transplanting. Pag tumubo na po at lumabas na po yung dahon niya, umaatake na po yung fall armyworm. So habang habang lumalaki po yung mais natin, pag hindi po natin napuksa or na-reduce yung infestation niya, isasama niya po hanggang sa paglabas ng bunga niya, hanggang lumaki siya pag hindi natin na-control. So ang ano kasi ang fall armyworm po, grabe po yung pagpisa niya, pagdami niya, yung pag-multiply ng uhod na yon. So yun po yung nagiging problema natin ngayon na magmamais. So yung multiply ang bilis, yun ang problema natin. So kailangan aware yung mga magsasaka, baka nagtatanim sila, and kung mayroon itong fall armyworm, sayang lang, no? So dapat bantayan talaga. And I think may gamot na yung full army worm, no? And mayroon mga pumasok na chemical para dun sa full army worm. Opo. Actually po ngayon is ngayong cropping season na ngayon, may mga malalaking company ng mga seed company na nakapag-introduce na sila ng bagong variety nila. Mayroon na hong nailagay na naihalo or something na naihalo dun sa puto nila na may mga resistant varieties na siya sa fall armyworm. Ibig po sabihin dun, hindi nakatulad nung mga nakaraang tinatanim natin na talagang malaki or malaki yung infestation. Maraming infestation ng fall armyworm. Ngayon po, mayroon na silang variety na yung parang refuse. Yung mayroon kasi yung sa seed company po, mayroon dinadagdag nila na mga isang kilo or ano na inihalo nila. Ang term nila dun is refuse. Yun po yung mga ina-atake na. Kung halimbawa, yung 10 kilos or 8 kilos, mayroong isang kilo na parang nakahiwalay doon, yung ibang company, inimimix na nila. Yun yung ina-atake ng fall armyworm at saka corn borer. Para daw hindi magkaroon ng immune system ng mga kwan. Parang mabawasan yung level ng immune system ng mga worms. Corn borer, opo. Para mamatay yung mga worms. Opo. Di, sa Bobby, ang tanong ko, balikan natin, after nitong pow, tama ba ako? Paano ba simulan kung ako gusto kong magsimula na magtanim o magkaroon ng sarili kong produksyon ng corn, paano ako magsisimula? Gandang topic na naman yan, Kaami. Ganito po, Kaami, pag magtanim po tayo ng mais, ang unang iisipin po natin is yung luwang nung sakahan natin, pagkukunan natin ng tubig. Number one din po yung pagkukunan, isang pinakamaimportanteng bagay po yun na sa alang-alang natin. Yung luwang po, malaking bagay din po. Halimbawa po, bago tayo magtanim, ang area lang po natin is kalahating hektarya. So dun sa kalahating hektarya po, nakakapag-ani po tayo ng mga 2,500 to 3,000 kilos. So, ang presyo ngayon kasi is umaabot po ng 8 pesos to 8.50 pesos. Wet po yun. So, i-multiply po natin yung gastos natin sa kasaneto natin. Pag kalahating ektarya lang po yung tinatamnan natin, magneneto lang po siguro tayo ng mga 6 o sabihin natin 8,000. So, i-divide po natin ng
apat na buwan yun, parang kumikita lang po tayo ng 2,000 per month. So, pinaka-importante po kasi pag mag-mais sana tayo is medyo maluwang-luwang yung area natin na matatamnan. Ano po yung mga magandang itanim or type ng mais na talagang maganda ang ani? Mayroon po tayong mga mais na pwedeng itanim na kahit mga kukunti lang yung area mo, katulad nung panglaga at saka sweet corn. At least yung panglaga, kasi katulad ng sinabi ni Casiento kanina, is 70 to 75 days. Yung mga iba, mga early maturing is 68, pwede na. So, yung tagal ng pagtatanim ng yellow corn at saka tagal ng panglaga or yung white corn or yung sweet corn, nakaisang ani pa lang tayo sa saya yellow corn, nakadalawang beses na po tayo doon sa panglaga or sa sweet corn. So, yun po yung parang iisipin natin kung limited lang or maliit yung area natin. Kabapi, ano pala? Kunyari, nagtanim ako ng white corn. Tapos yung katabi ko nagtanim ng yellow corn. Hindi ba magkaka-mix yun na dun sa dapat ba yung timing ng tanim eh ibang araw or paano bang gagawin natin? Apo, magandang tanong po na naman yan kasi Endo. Totoo po yun. Dapat mayroon siyang pagitan dun sa pagtatanim ng yellow corn kung may katabi ka. Kung plano mong magtatanim ng panglaga, dapat mas mauna ka ng mga 2 weeks kasi early maturing yung ano mo eh. Para hindi sila magkakaroon po kasi siya ng cross-pollination. So yung puti mo, mahahaluan siya ng yellow. So puti, may yellow siya. So dapat mayroon mo siyang days bago ka magtanim. So titingnan po natin yung katabi natin kung ilang araw na naitanim yung yellow corn niya or kung gusto mo magtanim ng white corn o yung panglaga. Ababi, anong buwan dapat nagtatanim ng mais? Dapat yung mga nilasan? Ang mais po kasi is tinatanim po natin after rice. So pagkatapos po natin mag-ani ng palay, yun po yung karaniwang isinusunod natin na itinatanim. Mayroong iba ring mga farmers na mayroon silang natatamnan ng mais, yung hindi nila tinatamnan ng palay. So yun po yung tatanim nila ng mais, or after mais, gulay, or mais. So whether tag-ulan o tag-araw, okay lang? Okay lang po. Pero hindi pwede flooded area, no? Okay. Hindi kagaya palay na may tubig talaga. Hindi pwede ang mais. Yun ang diferensya. So ito is yung irrigated area, hindi ka pwede magtanim ng mais dahil babad ng tubig yun. So dapat dapat dun sa mga area na walang tubig, no? Hindi flooded ng tubig. Pero alam mo kasi, Endo, yung taniman ng mais dito sa amin, tabing ilog. Yeah, pero hindi dun sa mismong irrigated area. So okay lang yun. Napaisip ako bigla nung sinabi mo huwag dun sa mga flooded areas eh. Kasi yung taniman yung dito sa amin, kailangan pa rin tabing ilog talaga. Yeah, kailangan pa rin ng tubig. Ipapump nila yung dun sa river papunta dun sa corn. Pero hindi pwedeng flooded yun dun sa nakababad, no? Kagaya ng rice. Para alam din ng mga gustong pumasok. So ideal pala yung location na yun. Yes. Na malapit ka sa ilog. Okay. Kababi, ano ba ang tanim mo ngayon? Mayroon palay po. Medyo patapos na rin yung palay. Mayroon akong tanim na mais ngayon. Yung tatlong stages kasi yung mais ko ngayon eh. Mayroon siyang 75 days, mayroong 50 days, at saka mayroong 25 days.
So may namumunga na, lumalabas pa yung bulaklak at saka mayroon pa yung 25 days na parang hanggang tuhod yung laki. Parang ito yung maganda sa mais, no? Tuloy-tuloy yung ani. Actually po kami, tama po yung sinabi ni Sendo na pag irrigated po yung pagtatamnan ng mais, hindi po pwede kasi mabababad po yung mais, masisira lang po. So yung sinasabi ko kanina na pagkatapos ng palay, pwedeng tamnan ng mais. Ayun po yung mga area na talaga na after mais, ay after palay, is yun yung talaga yung tinatamnan ng mais. Medyo malayo siya sa irrigated area natin for second crop production ng rice. Mayroon po rin tayong area na katulad ng sinasadan nyo kanina na nasa tabing ilog. So okay po yun kasi may area po tayo dito sa Pangasinan na nasa tabi ng ilog. Yung ang tawag namin doon is Riverside. So yung klase po ng lupa niya is ano yun, sandy loam. So pwedeng mahirap po tamnan ng palay. So ang ginagawa po nila is tinatamnan ng mais or gulay. Yun po yung sinasabi ko na gulay muna bago mais or mais bago gulay. Yun po yung area yung sinasabi nyong nasa malapit sa ilog. Tababi, ang tanong ko, ano mas madaling alagaan, mais o palay? Actually, kami ang palay medyo mas mahirap po kasing alagaan eh. Kasi ang palay, pag marami kasing atake sa palay, maraming pwedeng umatake. Sa mais po kasi, wala na tayong problema. Ang problema na lang siguro natin is pagtuloy-tuloy ang pag-ulan or dire-diretso po yung init at wala nang makukuhang tubig sa mga dipwel natin. Ang mais kasi hindi siya masyadong ano sa tubig. Unlike sa palay na pag kinulang ka na ng tubig, medyo hindi na maganda yung resulta ng butil niya. Yung klima ba natin sa Pilipinas, Kababi, may epekto ba to sa paglaki ng maganda ng mga mais natin? Opo. Napakagandang tanong ulit po yan. Opo, Kaani, nakakaroon din po ng epekto ng pagtatanim natin ng mais. So, katulad pag magtatanim tayo ngayon mga October, may marami na kasing nagtatanim ng mais tong October eh. Eh dahil lang sa climate change natin, lalo ngayon, wala pang malalakas na bagyo. So, baka by this November or December, magkakaroon ng malalakas na pag-ulan or bagyo, dun ho nasisira din po yung mga pananim natin. So medyo pag nababad nga po kasi yung ulan, yung mais, medyo hindi po sila lumalaki masyado na sobra kasi sa tubig. Ano po, bali, di ba yung mais natin ngayon, ang tinatanim mo, ito ba ay pang animal consumption o pang human consumption? Yellow corn po kasi yung tanim. Yellow corn. Anong mas mahirap po itanim, yung yellow corn o yung white corn? Yung white corn po. White corn. Kasi ang white corn kasi early maturing yan eh. So at saka wala ho tayong na-develop pa na white corn na corn borer resistant. So, atakihin to talaga ng mga insekto yon pag na medyo hindi natin naasikaso. Di ba ito nangyayari sa atin, pandemya, ganyan. May epekto ba to sa kalakalan ng mais o sa produksyon ng mais? Malaki pong epekto, lalo na po sa panglaga ng mais. Unang-una po, yung mga nagtatanim ng mga white corn o yung mga panglaga, sweet corn, mga ganun,
medyo nabawasan po tayo ng buyer. Bakit po? Dahil po sa pandemic, COVID pandemic. Kasi po, yung mga galing na buyer natin, na galing Manila papuntang probinsya, hindi ho sila, parang limited na po yung bumababa dahil po sa istrikto ng mga checkpoint at saka mga requirements para makapagbiyahe sila. So, yung mga nagtatanim ng mga yellow corn, medyo umaaray na sila dahil wala na silang pagbebentahan or mga buyer limited na rin. Pangalawa po na problema is yung tao po limited na rin yung galaw nila. Bakit po? Actually po, nung wala pang pandemic, pwede silang yung isang tricycle pag umupa ka ng laborer mo. Yung sa isang tricycle, pwedeng sumakay ng lima. Pero ngayon, hindi na po, dalawa. Noon, yung laborer mo, pwede silang magkaangkas dun sa motor nila kahit tatlo. Pag sumakay po sila ng hand tractor, pwede kahit hanggang sampo. Ngayon, hindi na po. So, yun po yung nagiging problema ng ating mga magsasaka. Dahil po sa pandemya. So malaki po pala talagang epekto yung nangyayari sa ating pandemya sa mga pag-produce natin ng mais. Hindi lang siguro sa mais, kundi sa ibang crops pa po na ginagawa natin o tinatanim natin. Kasi do, ano po yung mga bagay na iba pang bagay na naging naapektuhan po ng pandemya sa ating pagtatanim sa inyo? Ang dami, no? Hindi, yung gulay, rin, apektado. Dahil yung mga restaurant, nawala, no? So, ibig sabihin, maraming restaurant ang nagsara. Maraming na food chain ang limited, ang opening. So, kaya apektado, no? So hindi lang ang corn industry, hindi lang ang mga livestock, pati itong mga gulay and fishery, yung mga lapu-lapu, maniwala ka eh marami nang close down, no? Yung mga high value na crops hirap din. So dapat maano natin doon sa mga magtatanim kung ano dapat itanim nila para at least hindi magte-take risk pala mamaya walang buyer. So dapat masabi natin sa mga gustong pumasok sa agri. Baka akala nila basta papasok na lang sila. Pero ang labas malulugi, sayang din, no? Yung ang kailangan na talaga natin is ma-educate din sila. Apo. So, Bobby, may tanong ako sa'yo. Ang tanong ko po, paano naman natin minamarket ang mga tanim nating mais? Paano natin ito dinadala sa market from farm to market? Paano po ba ang kalakaran? Paano po ang bentahan? Kung ako ay umani ng maraming mais, paano ko ito ibebenta? Sino po yung mga buyer o may middleman ba tayo dito? Opo, Ami. So, ganito po ang sitwasyon po. Opo, Ami. Bago mo sagutin yan, magbabalik po ang mag-agree na tayo. Nagbabalik po ang mag-agree na tayo. Kanina po, may iniwan akong tanong kay Kababi. Kababi, ang tanong ko po, from farm to market, paano po ba natin binebenta o naibebenta ang ating mga produkto, yung mga mais po natin? Kaami, unahin po natin yung marketing dun sa panglaga, white corn o saka yung batik-batik na puso ngayon dito. So, ang ginagawa po, pag nagtatanim ka, ang buyer po natin,
ay medyo nakaset na yung nakaset na sa atin kung sino yung mga buyer natin. Nandyan kasi mayroon yung mga may area po kasi tayo dito sa may Binalunan area, Asinggan area, yung pagdaan mo doon naglalaga sila. So sila po yung mga namamakyaw. So hindi na natin problema yung marketing dahil sila na po yung lumalapit, lalo na pagmahal. Pagmura naman po ang mais or kung gusto mong gusto mong hindi pakyaw, mayroon po tayong binabagsakan na bagsakan market. So from farm, pinapapitas natin, then iniimpake natin ng 10 kilos, then saka natin dinideliver dun sa bagsakan. Yun po yung sistema sa panglaga. So yung marketing natin, wala akong problema. Ang problema lang po talaga pag bumagsak yung presyo. Yun po yung nagiging problema natin. Sa yellow corn naman po, Kaami, wala rin po problema dahil pagka-harvest mo pa lang na fresh, mayroon na akong mga traders na bumubuntot na bumibili ng mga fresh na ani. Gusto mo namang medyo mas mahal yung ani mo, mayroon ho kasi tayong tinatawag na term dito na dry busal. Ito hong dry busal na to, ito ho yung pinaka first class na yellow corn. Ito po yung binibili ng mga gumagawa ng corn chips. Ito yung proseso ng corn, yung dry busal is yung inaani nila na naka-corn cob pa, then binibilad hanggang pwede ng yung ma-reach natin yung dry na siya sa kanila kinapatreser. So yung buo-buo po, maganda po yung butil. Medyo shiny yung buto niya dahil nga hindi siya fresh na treasure. Yun po, dry na siya. Yun po yung binibili ng mga gumagawa ng corn chips. So, ang traders po, ang bumibili po, wala pong problema. Ang problema talaga natin sa marketing is yung unstable kasi po yung presyo at saka yung klase ng mais natin na binebenta. Kababi, tanong ko lang, no? Kasi yung ano, di ba, no? Mostly mga ito is mas maliit na hectares yung mga nagtatanim ng puti. Puti po. Kasi yung marketing, kailangan dadalin nila dun sa mga nagbebenta ng mga white corn area, di ba? So, dapat ilang hectare din ang kailangan para malaman din natin. Kasi ano pa? Yung itong white corn, di ba, yung market hindi ganun kadami dito sa probinsya, for example. So, ilang hectare bang recommended natin sa mga magpapasok? Kasi mamaya magtanim sila ng 1 hectare, hindi nila mabenta agad sa kitang 2 million. Actually, pag gusto mong magtanim ng white corn, yung panglaga, huwag po tayong magtatanim ng medyo maluwang-luwang. Yung seeds ko, ang available packaging ng seeds is 1 kilogram. So actually, pwede po tayong mag-umpisa ng hanggang 2 kilo. Medyo maluwang-luwang na yon yung 2 kilo. Actually, ang final count kasi ng 1 kilo is 4,500 na buto. So pag naka-2 kilo pa, 9,000. 9,000 kernels na yun eh. So, estimate natin 80% lang yung tumubo, then yung malalaking bunga, another 20% or kahit 60% yung medyo mapitas mo, marami pa rin yun. So, yun po, tama po yung tanong nyo, Pasendo, na baka bigla tayong pagtatanim ng 1 hektarya dahil po kasi yung
o white corn. Pag medyo lumampas na po tayo dun sa date niya, hindi na po siya matamis, hindi na siya wala nang, medyo malambot pa rin siya, pero yung hinahanap natin na tamis nung mais, mawawala na. So yung white corn kasi hindi natin pwedeng i-delay yung pag-harvest, unlike dun sa yellow corn na habang natutuyo dun sa puno niya, mas maganda, mas quality yung bunga niya, yung mag-produce mo. Dun sa white corn, hindi po natin pwedeng i-extend yung mais. So, pag medyo bago pa tayo magtatanim, bago-bago pa tayo, huwag muna tayong magtatanim ng medyo maluwang luwa. So, sa 2 kilos, Kababi, ilan one-fourth hectare? Ilan bang sa 2 kilos ilan? Mga 2,000 to 2,500 square meter na mo yung kanya. At least, pwede ka magtanim ng 2,500 ngayon, tapos after 2 weeks, another 2,500. Para hindi sabay-sabay yung patani. Tama yun, ano? Apo, staggered planting po. So ang ano natin is itong mga nagtatanim, kung gustong pumasok sa white corn, huwag sabay-sabay. Sabay-sabay. Para at least hindi sila ma-pressure pagbenta. Kasi kung mamaya biglang ilanin lahat, bagsak ang presyo na ibebenta nila. Kabawan naman. Magkano ang white corn ngayon per piece, no? Paano bang, ano na ito, per piece, per kilo, magkano ang presyo? Depende po yung mga buyers. Mayroon po kasing yung buyer pakyawan or per kilo ang bilian eh. Kung magkano yung tinanim, kung ilang kilo yung tinanim mo, yun din yung presyo niya. Halimbawa, ang tinanim mo is 5 kilo. So ang computation nila is yung tinanim mo na 1 kilo. Pag medyo mahal, umaabot po ng 10,000 to 12,000 per kilo na naitanim. So nakapagtanim ka ng 5 kilos, times 12 po yun, 12,000 or 10,000. Mayroon din po yung bumibili per piraso, pakyawan per piraso. So, sabihin nila 3 pesos to 5 pesos per piraso. Ganun po yung bilihan nila. Mayroon din po yung per kilo. Kasi naka-impake na rin yun eh. So, pwedeng pinakamababa kasi na per kilo pag mababa na ang white corn is 5 pesos. Pinakamataas na yan is 20 pesos per kilo. Baba din po pala. Napaisip ako. 5 pesos per kilo? Opo, opo. Kababi, ilang piraso yun per kilo? Pag malalaki, tatlo po. Tatlo. Nisip ko naman sa per kilo. At tulad ko, di naman ako talaga nag-aano sa farm. So inisip ko, yung per kilo mo, mga 10 piraso yun. Tapos, 5 piso lang. Pero yun pala, 3 piraso po. Kasi ito, yung press ito, nasa ano pa siya? Nasa green pa siya. Green. Ibig sabihin, buo, binibenta. Opo. Yung isang klase, yung yellow corn, parang tinatanggal yung ano eh, yung mismong yung mismong buo, no? Nagiging green na lang siya. Kaya yun, pag per kilo, talagang ano, wala na kasi yung ano eh, yung dahon niya, wala na yung kaya try. Kaya ibang computation yun, compared dito sa ito, kasama pa rin yung gitna niya at saka yung leaves niya. Kaya basa pa ito, ibig sabihin, fresh harvest. Mm-hmm. Eh yung 5 pesos na yun, mataas na yun per kilo. Tama po ako? Yes. Napaisip talaga ako kasi, kung si 5 pesos per kilo. Kasi yung sa Bilalonan, ano eh, sa Bilalonan yung nabibili doon, yung 3 piraso, 50 pesos. 50 pesos. Yung ano na yun, yung linaga na. No? Opo, nalaga na. So, 3 pieces, mga 3 pieces yun, 50 pesos.
Mas malaki ang kita nung ano, nung naglaga. Kasi kung 5 pesos niya sa'yo binili, nilaga niya lang ng ano, kumita siya ng 45 pesos. Kababi, maglalaga na lang po ako. Ready kami. Kaya ano eh. Kawawa po ang mga farmers natin. Palaging kawawa yung farmers. Oo. Kasi ikaw yung nagtanim, ikaw yung nagpakahirap talaga. Yung gamot pa lang, magkano ang gamot. Para sa ano na yan. Yung patubig mo, ang lalo na kung hindi ka irrigated, gagamit ka ng gasolina dyan. Diba, kababi? Tapos, yung araw na hinihintay mo, pabalik, kabalik-balik galing sa bahay mo, pupuntahan mo yung farm mo, gasolina din nun, kasama yun sa costing. So, malaki yung nauubos yun. Tapos, pagdating doon, magkano lang 5 pesos per kilo. Nako, yung gobyerno po natin, tinatawagan namin. Masyado pong unfair. Pero yun nga, sabi nga ni Kababi, pagka passion mo, magtatanim at magtatanim ka. Pero yun, umaasa pa rin po tayo na sa darating pong mga panahon, ay mabigyan po ng prioridad ang ating mga kasamang magsasaka. Di ba, Kasendo? Yeah, I mean, minsan kasi ano eh, kagaya ng kung konti ang nagtanim, abot naman ng 20 pesos. So, minsan average nasa 10 pesos, so okay naman yun. No? And I think hindi lang naman itong white corn ang pwedeng tapnan. Pwede naman yung yellow corn naman. Baka pwedeng i-15 tayo ni Bobby yung yellow corn. Anong klase naman ang bumibili dun sa yellow corn, di ba? Kababi? Ang yellow corn kasi medyo mas mas magaan na itanim kasi nga pagkatapos mong magtanim mag, mayroon na tayong mga variety na mga resistant na varieties, pwede kang mag-spray ng pandamo, hindi ka na mag-spray pang insekto, corn borer, ngayon mayroon ng resistance sa hapaw. So, ang gagawin na lang natin is patubig, abono, fertilizer, yun lang. Then, sa pag-aani naman, wala naman tayong problema kung, kasi may mga harvester na rin natin sa mais. So, mayroon din tayong mga sa marketing, mayroon tayong mga buyers, mayroon tayong itong Purina, mayroon tayong itong San Miguel. Pero ang medyo problema lang natin kasi bumibili sila pag medyo may grupo tayo, pag may association tayo. Kasi ang binibili kasi nila is yung maramihan. So mas mataas yung price nila dahil nakadirektan na po tayo doon sa mismong paggawaan ng mga beets. Kanya lang po, yung sinasabi ko, dapat may association tayo or mga cooperatives tayo. Mas marami, kasi isa lang yung katransaksyon nila. Mas marami, mas madaling magbenta po doon sa mga outlet natin na medyo malalaki. Yeah, Kababi, yung ano naman, yung silage. Dapat malaman din ng mga corn farmers na yung silage eh, may bumibili naman, di ba? So, kamusta yung ano, yung bilihan ng mga silage para sa pagkain ng baka, tupa at kambing? Actually, Pasendo, last two years po, mayroon pumasok dito na nagpatanim siya ng pang silage. Dito kasi mas madali po na pagkakitaan dahil medyo pag lumabas na yung bunga, hindi na natin aabutin ng 120 or 110 to 120 days. So, ayun kasi pinuputol nila eh. Naka-direkta na kasi yung shredder nila. So, para kasi ginagawang silage. Pero ang kumukuha lang kasi noon na nagpatanim dito is yung sa may farm dito sa
sa Gerona. Hindi ko lang po alam kung magkano yung presyo nila. Pero ang sabi ng mga nagtanim noon is okay siya dahil hindi siya masyadong matrabaho. Okay. Ang alam ko ano eh para 150 per kilo yata kuha niya. Kasama na lahat, no? Yung dahon, yung stocks niya. May bunga na po. May bunga na naman. Lahat, 70 days yata to 75 days ang bibili yun. And at 150 yata, sila na mag-harvest dun sa farm. So ang per hectare, umabot ng mga 55,000, yun ang sabi niya sa akin. Na-auto po yung owner, more or less nasa 55,000 ang bayad nila dun sa mga pag-uibili sila per hectare. Parang mas maganda yan kasi Endo. Yung point of view ko, yung mga ano bagong gusto mag-invest sa corn. So iniisip ko, parang mas maganda kasi sila na mag-harvest. Less na sa ano, 'di ba, sa mga magsasaka natin ng mais. Kasi kung sila na mag-harvest, lahat na ng ano noon, gasolina ng harvester, yung mga tao doon, o oh, diba? Mas maganda yan. Parang yan po yung pupuntahan nating direksyon. pero kami, yung ano eh, yung ikaw magpatuyo, kung tuyo na after 120 days, baka pwede mo rin mabenta ng mga 70,000. 70,000? Yeah. Parang nagdadalawang isip na po ako. Pero yung 70,000, siyempre may gastusin, no? More or less, ang gastus siguro nasa 35 to 40. So, may iiwan pa naman per hectare sa nag-aano ng mais. Alam niyo po, ang natutunan ko dito, strategy. Yeah. Kailangan marunong ka mag-strategy sa pagtatanim ng mais. Katulad nung sabi niyo kanina, dapat sa white corn, hindi sabay-sabay na itatanim. Kasi ang ano niya, 70 days lang ba? Kasendo? Yeah. Ang lifespan niya, pagdating ng 70 days, kailangan ibenta mo na or else, iba na yung lasa niya. Hindi na siya bibilin dun sa market. Iba na rin yung presyo niya kasi nalipasan na. Yes. So yun yung ano ko, na kailangan mayroon tayo talagang strategy sa pagsisimula ng pagmamais. Di kasi katulad sa ano eh, sa palay eh. Pagka palay ang tinanim mo, isang taniman lang, dire-diretso. Isang harvest lang din. Wala ka ng strategy na iisipin. Pero dito sa mais, kailangan mag-strategize ka. Ilan yung itatanim ko ngayon? Para sa susunod na araw, ilan ulit yung itatanim ko? May interval, di ba, Kasendo, Kababi? Apo. Yeah. Tama yun. Kailangan talaga, ano, kailangan eh, tingnan mo rin yung price eh. Kung sa yellow corn, kung nakikita mo na pabagsak ang presyo, so kung nasa 70 to 75 days ka, mag-contact ka na yung nag-ano ng mga signage, no? Para at least mabenta. Pero kung makita mo na mataas yung presyo, na after another 40 days, maganda yung presyo ng corn, ayun, na huwag mo munang ialayin at yun ang anihin mo pagka magiging grain na. So, discarte talaga. Opo, discarte talaga. Kababi, anong mensahe mo sa mga kasamahan natin na gustong magsimula sa produksyon ng mais? Kaami sa ating mga kasamang magsasaka, ating mga ka-agri sa mais, unang-una, inisipin natin, tama yung sinabi ni Kasendo, na dapat medyo may strategy ka. Unang-una, pag magtanim ka, yung presyo, yung pagbebentahan mo, yung klase ng mais na itatanim mo. Dapat tingnan lahat natin yun eh, yung sitwasyon na yun. Bago ka magtanim, makikita na natin kung ito bang tatanim ko is mayroon ba tayong magandang pagbibentahan. Ang presyo ba is
pataas or ang presyo ba is pababa pa na siya. Kung may other alternatives pa na pwedeng pagbentahan, katulad sa sabi ni Casiendo na pag medyo mababa, pwede natin ibenta as silates pag yellow corn. Ang kagandahan kasi ng mais is habang pag yellow corn, habang natutuyo, hindi ho nasisira yon, gumaganda ho yung butil niya kasi nga maganda yung pagka-dry niya. Namimit po natin yung maturity ng buto. So, and at the same time, sa ating kapwa magsasaka, kahit anong mangyari, yun na po yung parang passion natin na magtanim tayo ng magtanim para may makakain ng mga kapwa nating kababayan para sabi nga nila dapat mayroong pagkain sa bawat kapagkainan natin. Magandang hapon po, Kaani at sa Casiendo. Salamat po, Kababi. Casiendo, itong pag-uusap natin sa mais na to, hindi ito matatapos ngayong araw lang kasi sa mga susunod pang araw, mas mag-focus po tayo ano ba ang white corn, ano ang yellow corn. Bibigyan po natin ng bawat focus, kumbaga, idedetalye natin bawat isa. Kung ano yung white corn, ano ba yung para sa hayop, ano yung para sa tao, ano yung magandang itanim, ano yung magandang ani para sa atin. Sa ano po yung mga kailangan natin para mas maging productive ang ating pagtatanim. So ito, pahapyaw lang to, Casiendo. Nabitin ka ba? Malapit na tayong matapos eh. Oo nga. Dapat talaga, no? Dapat mas malalim na explanation, no? Ito is, siyempre, umpisa pa lang ito, at least malaman nila na may corn industry, makakatulong ito sa itong local production. Kasi kami, ang daming ano eh, marami tayong ini-import na wheat, no? Yung wheat kasi is a substitute of corn. So baka sa future, dahil marami nagtanim ng corn dito sa ating bansa, pwede naman pahinto yung importation ng wheat, no? Feed wheat, para at least maraming local income tayo ma-generate. Ayan. Kababi, sana sa mga susunod na episodes pa natin ng ating show, makasama ka pa namin. Meron pa po kami part 2 kasi hindi po enough yung time namin para po i-discuss lahat ng kailangan niyong malaman tungkol sa pagmamais. Kaya magkita-kita po tayo muli dito sa Mag-agree na tayo.